Magandang araw po muli sa ating lahat. Narito na naman tayo para pagsaluhan ang kanyang mga salita. Sa loob ng mahigit 2 buwan, sa palagay ko po, napakarami ng mga sacrifices ang ating naranasan. Sakripisyo na hindi makain yung gusto nating kainin. Sakripisyo na hindi maraming pera ang ating hawak-hawak. Sa karamihang tao nga, talagang very tight yung kanilang budget, o yung iba talaga punapis ay wala. Sakripisyo na hindi tayo nakapasok sa ating trabaho o paganahin ang ating negosyo. Sakripisyo na hindi natin mapuntahan yung mga mahal natin sa buhay, at marami pang iba. Ngayong umaga, meron po tayong pag-uusapan na isa pang klase ng sakripisyo na dapat ay isama po natin sa listahan. Ito naman si Pastor, dadagdagan pa yung mga sakripisyo namin. Pasensya na po kayo sapagkat ito po ay lubhang napakahalaga. Kung yung mga sakripisyo para sa ating sarili ay atin pong nagagawa o wala tayong choice kundi magsakripisyo, ngayong umaga, ito po ay isang suwestiyon para sa atin upang tayo'y makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon, pagampanan natin yung kanyang pinagagawa sa atin. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga na ito ay Sacrifices for the Gospel. Mga sakripisyo para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako ating basahin ang Galatians chapter 4 verses 12 hanggang 15. Ito po ang sinasabi. I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. As you know, it was because of an illness that I first preached to you the gospel. Even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. Where then is your blessing of me now? I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ngayong umaga, sa ating pong pag-aaral, to start with, gusto ko pong bigyan kayo muna ng go-through dito po sa sulat na ito ni Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, ay ipinalalan niya sa kanila yung kanilang shared history. Ito yung kasaysayan kung saan maalala nila na sila'y magkasama ni Pablo, kasaysayan kung papanong dumating sa kanila ang Ebanghelyo at kung papanong sila'y nakatagpo sa ating Panginoon. How he first came to them at kung papanong daladala niya yung gospel dito sa mga kapatiran sa Galacia. At kung papanong si Apostol Pablo ay confident na itong mga tao sa Galacia ay handang magsakripisyo para sa kanya at syempre para sa gospel. Ito pong passage na ating binasa ay nagde-describe ng mga sentimiento o mga argumento ni Apostol Pablo. Ito ay ilan lamang o isa lamang sa maraming mga argumento ni Pablo na makikita natin sa iba't ibang mga epistles niya. Minsan personal, scriptural, practical, sentimental, or sometimes allegorical. Dito po makikita natin that he was defining justification by faith in Christ rather than by the law of Moses. And this is very practical as well. No? Itong passage na ito, nagpapaalala sa akin ng pangangailangan na tayo po ay magkaroon ng willingness to sacrifice for the gospel. At yan po ay dapat para sa ating lahat, hindi lang po sa mga pastor, hindi lang po sa mga tinawag na mga ebanghelista o mga missionaries, kundi ito po ay para din dun sa mga sumusuporta at handang sumuporta sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ngayong buwan, hindi po lingid sa atin na meron tayong hamon, meron tayong movement, yung Go 2020. At paulit-ulit ngayong buwan na ito na sinasabi sa atin, tayo po ay makipagkaisa. Hindi lang dun sa pag-aaral, kundi sa paghayo. Hindi man tayo makasama dun sa pag-aaral ng quick share, umaasa po ang inyong lingkod na tayong lahat kagawa ng sakripisyo para tayo po'y makaabot ng 5,000 para sa ating Panginoon. Remember that the goal is so great
1 billion people. Pero kung kasama ka at kasama ako, ito'y magiging madali para sa atin. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, yung pagkalat ng Gospel, cannot be hindered. Hindi dapat mapigilan ng ano pamang bagay. At dapat nga, ito'y nagpapatuloy at ito po ay gumugulong, ika nga sa gulong, kahit na ano pang mga humarang dyan. Pero may kailangan po tayong gawin. Kailangan tayong mag-sacrificio. Mag-sacrificio para po maituloy ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon kahit na sa panahon na tayo po ay limitado. Limitado sa oras, limitado sa pera, limitado sa maraming mga bagay. Pero ngayong umaga, dalawang bagay po ang gusto kong bigyan natin ng diin as our main point. Una po, most understand the need to sacrifice. Marami pong mga nakakaunawa talaga na kinakailangan magsakripisyo. Una sa lahat, yung mga nangangaral ng gospel by those who preach the gospel. Ngayon, obviously, alam natin na they must be willing to go. Sila po ay dapat handa na humayo. Iyan po ang utos ng ating Panginoon sa Mateo 28, talatang 19. Ang sabi po, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi po mag-i-invite lamang, kundi hahayo. Sa panahon po natin ngayon, ang definition ng paghayo ay kakaiba. Ang definition ng paghayo ay through social media, through online witnessing and spreading of the gospel. Sapagkat para tayong noong panahon ni Apostol Pablo na siya po ay nabilanggo, pero hindi siya tumitigil sa paghayo, sumusulat siya upang kanyang mga sulat ay makarating sa iba't ibang dako at patuloy na makipag-ibanghel. Well, mga kapatid, tandaan po natin, kung hindi po tayo hahayo, lalo na po yung mga tinawag para mangaral ng ebanghelyo, eh papanong maniniwala at papanong makakapakinig ang mga tao? Sabi nga po ng Romans chapter 10 verses 13 to 14, ang gospel po ay dapat na maipangaral, kasi kung hindi, eh papano po? Wala po silang mapapakinggan. Thus, the gospel must be preached to all the nations, lahat ng bansa. At pag sinabi pong nations, hindi lang political country, kundi kasama po yung mga people groups. Iba't ibang people groups, dapat mapakinggan nila yung gospel, makarating sa kanila yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga po, maraming mga pagsisikap na ginagawa ngayon, pati po yung mga translation sa iba't ibang, hindi lamang lingwahe, kundi mga dialekto, upang ang gospel ay makarating sa lahat ng tao. Also, they must be willing to endure, kagaya po ng ginawa ni Apostol Pablo. Sa ikalawang Timoteo 2:10, ang sabi po, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Sumulat siya kay Timoteo na si Timoteo ay dapat palaging handa na mag-endure ng hardship. At palagay ko po, ito ay hamon din para sa atin ngayon, na tayo po hindi lamang comfort ang ating hahanapin. Ang hamon sa atin ngayon, paano maipapahayag ang kanyang salita? Paano patuloy na magbabahagi at mag-iebanghelyo samantalang merong social distancing? Meron pong kaparaanan at tayo po'y tinuturuan ng paraan, ng teknik, ng skills upang tayo po ay, kagaya ni Apostol Pablo at ni Timoteo, we can endure. Endure the inconvenience of frequent moves kung tayo po'y malaya. Yung inconvenience of we have the limited moves on the other hand. Pero kinakailangan po na ating i-endure. Yung loss of benefits, yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kung titignan natin, wala naman itong natural benefits sa atin. Wala pong pinapangakong pera, walang pinapangakong mga perks, walang pinapangakong mga anumang benepisyo. Sa halip, ito po ay nagbibigay pa sa atin ng hamon na tayo po ay pwedeng mapahama. Kung tayo po ay magbabiyahe, pupunta sa mga unsafe places, baka hindi tayo makauwi sa ating mga tahanan. Or even today, aba, alam niyo po ba sa China ay
hindi po pinapayagan yung mga online preaching. Sila po ay hinuhuli. Sa China, hindi pinapayagan yung mga online witnessing. Sila po ay binibigyan ng warning or worse, ay pwede po silang damputin. Pero tayong mga malaya, ay kunting sakripisyo po para atin pong patuloy maihayag ang kanyang salita. At makikita rin po natin, no, na minsan isa sa danger o isa sa dapat nating endure yung pong persecution ng mga hindi mananampalataya. Ipinapangaral natin yung tama, ipinapahayag natin ito dahil mahal natin sila, but some people don't appreciate it. At imbis, nagagalit pa sila sa atin. Ito mas masaklap. Kung minsan, we need to endure the lack of understanding by immature or false brethren. Yung mga nagsasabing kapatid natin, kasama natin sa pananampalataya, minsan sila pa yung pumipigil sa atin at sila pa yung nagiging hindrance upang maipagpatuloy ang pagkalat ng Ebanghelyo. Those are the things na dapat lagi nating iniisip sa mga oras na ito. Also, tandaan natin sa lahat ng mga sacrifices, sa lahat ng mga pagsisikap na mayroon tayo, huwag kayong mag-alala. Bakit po? Sapagkat sabi ng Biblia, they will be rewarded. Mabibigyan po ng gantimpala. Well, in heaven, if not on earth. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 12, rejoice and be glad for your reward in heaven is great. Dito sa lupa, hindi ka man mabigyan ng pangako na bahay at lupa, sasakyan, kaginawahan. Ang Biblia ay nangako sa atin na pagdating sa langit, tayo po ay co-heirs with Jesus Christ. We can't imagine kung gaano kayaman ang ating Diyos. We can't imagine anong itsura, anong ganda nung langit na ipinangako ng Panginoon sa atin. But I'm sure of one thing, far, far greater nung mga bagay na minimitate ng tao dito sa lupa. Pero bilang konsuelo, gusto kong sabihin sa atin na kahit dito sa lupa, we have a reward. Sabi ng Biblia sa atin, He will never leave us nor ever forsake us. He will go with us. Bagamat mahirap, kailangan ng sakripisyo, ay salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang presensya ay ating kasama maging sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Opo, nagsasakripisyo tayo, pero kasama nating nagsasakripisyo ang ating Panginoon. Sabi natin, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat magsakripisyo. Given na yan. Okay, alam na natin yan at nakikita natin yung mga halimbawa mula pa sa panahon ni Apostol Pablo at maging sa panahon natin ngayon, sa modernong panahon. But, gusto kong i-add, papunta dito sa ating ikalawang puntos dito sa ating pag-aaral, there is also a need to sacrifice not only by those who preach the gospel, but by those who partner with the gospel. Yung po mga tao na tagapanalangin, tagapagbigay ng suporta, yan po ay kinakailangan din gumawa ng sakripisyo. Paano? They must be willing to send. We're talking of the local church. No? Ang church ay dapat handa na magpadala ng mga mangangaral, magpadala ng mga mag-iebanghelyo. Kaya po tayo ngayon ay nagsisikap na turuan ang mga kapatid na kahit tayo po ay naka-quarantine, matutong mag-ebanghelyo at matutong magbahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng online. So bakit? Because the church must be willing to send, magpadala. Otherwise, how these people will hear the gospel? Sabi nga ng Romans chapter 10 verses 14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how they can hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Napakayaman ang salita ng ating Panginoon. At ang hamon po sa atin, tayo po ay magpadala, mag-send out tayo ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. Yan po ay isang malaking sakripisyo. Huwag kayong mag-alala sapagkat ito'y ginawa din ng early church. Ginawa yan ng Jerusalem,
sinend nila si Barnabas at pumunta ng Antioch. Pagdating naman sa Antioch, sinend out nila si Paul at saka si Barnabas. Yung Philippi, they sent out and they supported Paul in Thessalonica. The churches supported Paul in Corinth. At marami pang mga accounts sa Biblia na makikita natin, hindi sila nagdamot, and those are part of their sacrifices. For they understood that such workers were worthy of support, na nangangailangan at karapat-dapat ng suporta. Ating Panginoong Jesus ay nagturo sa kanyang mga disipulo at tinuro niya na kinakailangan na humayo at yung mga humahayo ay suportahan din naman. Ganun din ang tinuro ni Apostol Pablo, lalo na binigyan ng diin niya dun sa mga taga-Korinto, no? Na dapat ay handa tayong magpadala ng mga manggagawa, at sa ating pagpapadala, eh kasama po dun yung sakripisyo ng pagsuporta sa kanila. Of course, here we say that they must be willing to sacrifice. Not just sending, but sacrifice. Well, sabi po ng Biblia, we are all stewards, no? At sila po, ang mga ngaral at mga hindi mga ngaral, lahat po tayo ay mga stewards. At kung paano ang mga preachers ay stewards of the gospel, tayo pong lahat ay mga stewards ng atin pong mga possessions, ng ating negosyo, ng ating pera, ng ating kayamanan. At ano bang ine-expect sa isang steward? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is expected for a steward to be found faithful. Yan po ang hinahanap sa isang katiwala ng ating Panginoon, na tayo po ay maging tapat. At yung pagiging tapat, yun po yung paggamit doon sa mga pinagkatiwala na sa atin ng Panginoon, at paggamit ng tama, lalo tigit sa lahat, ito yung gagamitin natin para sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ba ay sakripisyo? Opo. Yung pong mga preachers, they sacrifice, they have given their life, niwanan nila yung dapat sana'y kikita sila ng malaking pera kapalit ng kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Sabayan natin sa pamagitan ng pagsuporta sa panalangin, pagbigay ng suportang pinansyal at material na bagay. Tandaan po natin, hindi tayo paghihirapin ng ating Panginoon. Sa halip, tayo'y pagyayamanin pa niya kung tayo po ay may generous heart na makikipag-partner dun sa mga mangangaral. At ito yung sacrificio. And as we sacrifice, people are coming to the Lord. Sila po ay nakatatanggap ng buhay na mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, eh dapat tandaan po natin na iba't ibang klase ng sacrificio. At lahat tayo mayroong bahagi, no? May bahagi tayo sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10, as good stewards of the manifold grace of God, each of you should use whatever gift he has received to serve one another. Serving with the same zeal, yung sikla, yung passion ay talagang naroon, sabay-sabayan tayo. We strive for the same goal. Ano yun? Ang maipamahagi ang Ebanghelyo at maluwalhati ang ating Diyos sa langit. Lahat tayo, yan po ang gusto. Of course, kagaya kanina, yung mga mangangaral, they will be rewarded. Tayo din, ang bawat mananampalataya na sumusuporta para maipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. The Bible says, they will be rewarded. Bakit po? Sapagkat lahat tayo, yung mga kapwa, manggagawa, and in receiving and sending those whom Christ has sent, they receive Christ. Pag tayo po ay sumuporta sa kanila, sila ay i-reward ng ating Panginoon. At ang magandang balita, tayo din ay i-reward ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 41 to 42, he who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet's reward. He who receives a righteous man in the name of the righteous man will receive a righteous man's reward. So, hamon sa atin, ngayong oras na ito, bilang pangwakas, ay hindi lamang tayo'y humayo, kundi magsuportahan tayo sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay isang sakripisyo, ang pagsuporta sa pagbahagi ng Ebanghelyo at sa nagbabahagi ng Ebanghelyo ay isang pribilehiyo para sa atin, pero sakripisyo din. Kaya ang hamon ng Biblia sa atin,
pagpatuloy po tayo na magsakripisyo upang nang sa gayon ang kanyang salita ay maipahayag, maikalat, marinig ng lahat ng tao sa buong mundo, sapagkat yan po ay isang bagay na dapat matupad bago pa dumating ang ating Panginoon. Ngayong oras na ito, sa palagay ko po, tayo po ay lubhang nabagabag dahil po sa ating narinig. Pero ang tanong po sa atin, tayo ba ay nagsasakripisyo? Tayo ba ay handang magsakripisyo? Well, may the sacrifices for the gospel exemplified by the early Christians inspires us today. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.